Purihin natin yung Panginoon. Hallelujah! Let's give the highest praise to our mighty King. Awitan natin ating Diyos. Blessing and honor. Let's sing. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee will bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Hallelujah. We'll sing blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to his matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days. Ang ating pong pagbabatayan nga ng mensahe ngayong umaga, isa pa pong mahalagang bahagi ng buhay at ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo na siya pong pinakatampok ng ating mga pag-aaral, mensahe sa bawat linggo sa taong ito, focusing on Jesus, His life and His ministry, at ano ang kabuluhan nito sa atin sa ating panahon. Ang paksa po natin ngayon ay tungkol dun sa ang ating Panginoong Jesus mismo ay yung pong binuhusan ng mamahaling pabango doon sa Betania, no? Kasama yung mga lagad niya, si Martha, si Maria, at si Lazaro na taga Betania. That's found in chapter 12 of Book of John. At meron din pong tala mula sa ibang mga gospel records ng Matthew, Mark, and Luke.
no, itong pangyayaring ito. So, ang ating pong pagbabatayan ay sa John 12 verses 1 to 11. The Lord Jesus being anointed at Bethany. At naglagay po ako ng subtitle ko sa mensahe, Honoring the Lord Jesus. At mas naka-focus tayo dun sa isang talata, pangunang talata po yung sa verse 2. Here, sabi niya, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Sama na po natin yung verse 3. Then Mary took a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. At mamaya po ay titingnan natin ang mga pwedeng iahayag na mensahe sa atin by application nitong mga pahayag na ito. By introduction, makita po natin mga kapatid, sa sinundang kabanata, chapter 11 of the book of John, naroon po, mabasa natin, yung pagbuhay muli ng Panginoong Jesucristo kay Lazaro. Alam ko, marami na po sa ating pagkakataon ay na may narinig na tayo tungkol sa pahayag na ito in chapter 11, na kung paanong parabang sa eksena po dito naipaalam na kay Lord Jesus na may sakit na yung kanyang kaibigan na si Lazaro. E di sana sumagsag na siya kagad ano, at pinuntahan para ikang ay pagalingin. Pero lumabas na medyo nagpabalam pa siya ng pagpunta. Apat na araw na magitan para po puntahan si Lazarus. Pero alam niyo po, ang pinaka maikli na ituring na talata sa kabuuan ng Biblia, pero punong-puno po ng damdamin mga pinakamamahal, yung inihayag ni 11:35 nitong Book of John. Sa English, Jesus wept. Dalawang salita lang po ang verse 35. Pero sabi nga natin, doon po makikilala, isang paraan po ng pagkakilala sa ating Panginoon, kung ano nga siya, sino nga siya, pagka usapang pag-uugnayan, Diyos at tao, tao sa kapwa niya, and so on, lalo na po sa ating Panginoon Jesucristo kung paano siya'y naparito ika upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ganun po, puno ng damdamin. At yung po nilalahad doon sa chapter 11, ng Book of John. Pagkatapos po, itong ating pinag-aaral lang ito, mga kapatid, ano yung mo'y magbubukas ng pintuan sa kanyang huling linggo, no? At a week from now, ay alahanin po natin yung tinatawag nating Semana Santa. Yung pong lahat ng pangyari sa loob ng sanglinggo na yon ay ating titingnan. Ito pong bahaging ito sa kanyang karanasan at yung nangyari po doon sa Betania, isa pong pagbubukas ng pintuan doon sa haharapin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya napakahalaga po nito, mga kapatid. So much so na papatapos na po yung kanyang public ministry. As in, sinabi po doon sa verse 55 ng chapter 11, when it was almost time for the Jewish Passover, many went up from the country to Jerusalem for their ceremonial cleansing before the Passover. So lahat po, lalo na yung mga kalalakihang Hudyo kung saan galing ng mga probinsya ay pupunta po doon sa Jerusalem upang ipagdiwang po yung pista ng Paskwa ng mga Hudyo. At doon sa pangyari pong yon, ayun, doon po inalay ng Panginoon ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. So matatapos na po yung kanyang public ministry, palapit na ang Passover feast. Dahil po sa ika nga po yung nanganganib ang kanyang buhay, balik muna siya sa Bethany. Balik muna siya sa Bethany. Kinailangan niya na marahil isang lugar para makapagpahinga, makapag-relax, at kahit sandali ay mag-enjoy kasama ng kanyang mga malalapit sa kanya, mga kaibigan niya. Naalala ko, marami sa atin nagpaplano kundi man lahat sa atin ng pagsasama-sama ng pamilya at mga kaanak for bonding, for relaxation itong Holy Week. Dito man sa ating bansa, sa magandang mga lugar ng ating bansa o sa ibang dagat. Pero ang pakiusap ko po sa ating lahat, mga kapatid, huwag po nating kakalimutan
yung pinakadahilan ng ating pagsasama-sama. Alalahanin po natin yung napakatinding karanasan na hinarap ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Huwag masyadong mamaya pa lang hapon yung revenge fellowship ng mga ano eh. Huwag masyadong revenge eating, revenge plan, ay revenge travel, revenge. Huwag mo, ilagay ho natin sa tamang ikangay kalooban. Ano ho? Tamang dahilan ng enjoying. So, sa pagkakataon pong ito, wika nga ng chapter 12, basahin natin yung unang dalawang talata. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Meron pong reference doon sa chapter 11 nga, no? Yung pangyari. And then sa verse 2, here a dinner was given in Jesus' honor. Wow! Alam niyo po, noon at ngayon, siguraduhan, marami tayong pwedeng ilitanyang dahilan na may bibigang parangal ang ating Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga kalalagayan. Hindi po lahat at lagi ay puro negatibo, puro hindi magaganda, kaya ang ating buhay parang nakakapagod, nakakasawa na, etc., etc. Hindi po, there will always be a time for honoring our God. Mag-center tayo dun sa idea yun. Giving honor to the Lord Jesus. Dito po, he was anointed at Bethany, sabi nga po. So, possibly, ito po yung nangyari sa bahay ng tinawag po ng Bible na si Simeon na ketongin. Nawalahanin po natin, sa kautusan ng mga Hudyo, kapag kay ketongin, hiwalay ka sa komunidad. Meron po sa lang sariling lalagyan ng mga ketongin. Hindi po sila bukas doon sa pakipag-fellowship sa mga kapwa. Sila po ay hiwalay. So kung ito po ay sinasabi na Simeon ketongin, nandun na sa kanyang sariling bahay, pinagaling na po ng Panginoon Jesus, possibly. At ngayon, meron pong isang marangyang paghanda, pagtitipon para sa ating Panginoong Hesus. Para sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, alam naman natin na sa kabalahan ng ating Panginoong Hesus, teaching, doing miracles, going here and there in places na talagang ika nga po'y maabot niya together with his disciples, napapagod din naman po si Lord. May pagkakataon nga po, di ba? Naalala niyo yung kwento doon sa naglalayag sila sa bangka. Nakasakay sa bangka. Anong ginagawa ni Lord? Tutulog. Kailangan din po niya ng pahinga. Ang nangyari ho, mga kapatid, ginawa ng Panginoon ng paraan by His power. Napapagod siya. Kailangan niya ng pahinga. Kailangan ng relaxation. Kapatid, kumusta ka? Kumusta tayo? Meron tayong kanikanya mga physical na mga challenges. Marahil ay sobrang pagod ka. Marahil ay sobrang isip ka, here and there. Kung ano-ano mga pinag-iintindi mo sa iyong buhay at tuloy wala kang pahinga. Ang isip mo, pagod na rin. Baka mamaya magkasalubong tayo somewhere at titingnan mo akong matindi sa iyong mga mata. Sino nga kayo? Di nyo na ako maalala. O kaya baliktad, ako na magtatanong, sino ka nga ba? Kasi nga po, kailangan natin ng pahinga. Ang sabi nga natin, nung magkasakit tayo sa COVID, ang isang bagay na binigay ni Lord sa atin to remind us, yung pong silence, yung pong kapahingahan, yung pong pahingalay ng ating kaisipan. Si Jesus, pumunta po sa Betanya, possibly para po magpahinga. At nandoon naman ang kanyang mga kaibigan. Sinamahan siya. And mga kapatid, nakatuon practically lahat para sa ating Panginoon. Lahat po sila.
Nandun si Simeon, na ketongin, nandun po si Maria, si Martha, si Lazaro, nandun po yung kanya 12 alagad, at kung sino pa marahil kasama, pero everybody nakatuon ng pansin kay Jesus. Sabi ng verse 2, a dinner was given in His honor. Merong pagpaparangal sa ating Panginoong Jesus. I pray to God, itong mga karanasan ito katulad ng binibigyan niya sa atin in worshiping together is giving honor to Him and to Him alone. So, mag-aral po tayo mula sa halimbawa ng ating mga magkakapatid lalo na, no? Si Martha, si Maria, si Lazaro. Again, no? Sabi, balik siya sa Betania muna bago pumunta po sa Jerusalem doon sa panahon ng Paskwa. For more serious consideration, ang tutupong konteksto nito, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus was on His way to the cross. At alam na alam po niya that in just a few short days, haharapin na po niya ang kapaitan ng Gethsemane, yung kahihiyan at paghihirap doon sa Kalbaryo. Dito makikita natin siya. Kahit sa sandali lang na panahon, He would be looking for encouragement and support ng kanyang mga kaibigan at mga lagad. And the irony about this, gentlemen and ladies, maaring hindi man lahat ng kasama niya roon, pero meron at merong tiyakan, kasama doon sa hanay ng mga tatalikod at iiwanan siya sa panahon na kailangan niya talaga ng alalay ikanga. Mga pinakamamahal, sa mga pangyaring ito, merong itinuturo si Lord sa atin tungkol sa pagpaparangal sa Kanya. May tanong natin paano, saan, at kailan natin ito magagawa. Una po, let us honor the Lord Jesus in our home. Katulad kay Simeon na ketongin, o katulad kina Martha, Maria, at Lazaro. Alam natin na kada maglalakbay si Jesus with His apostles, papunta o pabalik ng Jerusalem kung ilan o pag ilang beses mang mangyari po yon, tiyak dadan at dadan siya sa Betania. Kasi nandun yung kanyang mga kaibigan, ang magkakapatid. Tanggap siya sa kanilang tahanan. Let us honor the Lord Jesus in our home. Welcome na welcome po siya sa lugar at sa bahay kung saan ipinaghanda pa ng special dinner. Dito po, makapagpapahinga siya. Dito po, mapapawi po pansamantala man lang yung kanyang kapaguran sa paglalakbay, pagtuturo, paggawa ng mga kababalagan. Isang tanong na dapat itatanong ng mga Kristiyanong pamilya, tulad ng pamilya mo, tulad ng pamilya ko. If you can call your home a Christian home, ask this question. How welcome is the Lord in my home? How welcome is the Lord Jesus in my home? Sa totoo lang, kung mag-oobserba tayo, marami pong tirahang Kristiyano ngayon, may tuturing, na kung bibisita si Lord Jesus, baka hindi siya matutuwa. Alam na natin ang nangyari itong COVID-19, hindi po tayo ganong naging kabukas, nagsara tayo ng pintuan sa ating kapwa. Hanggang ngayon po, isa sa hirap ng aking kalooban bilang inyong pastor ay yung makadalaw sa inyo. Hirap na rin po ako sa pagdadalaw pagkatapos ito pang COVID-19, nakapigil para magkaroon ng katok sa bahay ng mga kapatiran para mangumusta man lang. Pero ito po, mga kapatid, chances are, baka pag kumatok si Jesus, bibisita siya, baka hindi po siya matuwa. Makita niya na kumatok at, hey Lord, nandiyan pala kayo, pasok. Naka-on yung TV set mo. Ano kayang pinapanood mo? Na makadalaw siya sa iyo. Minsan yung ating mga noontime shows, hindi na po ako marunong manood ng mga noontime shows natin. Iba-ibang mga dahilan.
kababawan ng katuwaan. Tuwan-tuwa tayo sa mga pinaglalaroon sa isip ng mga kapwa. Mga kanta na ika nga po'y, of course, hindi na ako makakanta ng mga kanta ng mga kabataan. At kung ano na pa, yung mga lalaki na gayak babae, hindi ko maintindihan. At tuwan-tuwa naman tayo sa panonood. Kung si Jesus ay matiyempong kakatok sa bahay mo at makita yung pinapanood mo yon, matutuwa kaya siya? Ikaw tuwan-tuwa. But the Lord Jesus. O kaya po, mga kapatid, yung mga ibang paraan ng paglilibang, kahit sa inyong mga sarili-sariling mga platform dyan, mga narinig niyang mga salita, mga pagkilos at pag-asta, baka po ikalungkot ng Holy Spirit. He would have felt he is not welcome. He is an outsider. He is a stranger. Bilang mga tagasunod ni Lord Jesus, pagsikapa po natin gawing unseen guest siya. Yung hindi nakikita pero tiyak nandyan. Laging nariyan, kasama natin sa tahanan, ever conscious tayo that He is right there within and among us. So, walang pinagkaiba yung galaw natin sa private at sa public life natin. And ilang mga puntos sa ilalim po nito, honoring the Lord Jesus in our homes means making Him Lord and Master of our home. Yung bang feel at home siya. Ano? Feel at home siya. Walang makikita siya na ikapapahiya niya, malaya siyang lumabas-masok at makitang lahat-lahat sa mga drawer natin, sa mesita, sa aparador, at iba pa. No? Yung walang itinatago. Di naman sadyang tinago. Mga panoorin. Okay lang nakasama siyang manood. Sa mga tugtugin at awitin, okay lang siyang makisabay. Sa mga libro at magazine na binabasa natin. O kaya doon sa ating mga kaharap na sa ating mga laptop at computer. Honoring the Lord Jesus in our homes means una sa ating sa mga mister. We treat our wives with the love and respect she is due. Yung ugnayang mag-asawa at mamaya nga pong hapon sa ating Revenge Fellowship, mabibigyang din po ang bagay na ito. Alalahanin po natin, as per record ng Banal na Kasulatan, yung ating mga misis, they are a gift from God, a sister in the Lord. Co-heir, sabi nga po dun sa 1 Peter chapter 3, verse 7, co-heir of the gracious gift of life. So mga mister, how do we give honor to the Lord Jesus in our homes? Pansinin mo natin yung ating mga kabiyak. Paano natin tinatrato sila? Ikalawa, honoring the Lord Jesus in our homes para sa mga wives naman, sa mga misses, means loving and respecting your husbands, submitting to His God-given authority, not being a doormat, but a partner, yung pong ikang ay suitably fit for His needs. Kaya nga binigay si Eva kay Adan eh. Suitable, helper suitable, sabi po ng NIV, ng version. Sa mga bata naman, sa mga anak, honoring the Lord Jesus in our homes, sa mga anak, means obeying your parents, giving respect they deserve. After all, your parents are God's representatives in your life. Sa katotohanan po, tayo pong mga magulang ay nagre-representa sa ating mga anak kung sino o ano ang ating Diyos. Ganun po siya kahalaga. So, unang punto po, let us honor the Lord Jesus in our home. Ikalawa, another practical concept, kung napaparangalan siya sa ating tahanan, parangalan din po natin siya sa ating mga puso, sa ating mga sarili, sa ating buhay.
Kunin natin ang halimbawa ng magkakapatid. Si Marta, si Maria, si Lazaro. At mapapansin po ninyo, meron silang pagkakaiba-iba ng ika nga po ay yung passion at saka ng disposition sa pagbibigay parangal sa kanila. Passion, yung simbuyo, yung alab, yung pong disposition, yung kagustuhan, yung niloloob sa pagparangal sa Panginoon. Magkakaiba-iba ng level, magkakaiba ng kaparaanan. Pero just the same, they gave honor to their Lord. Unahin natin kay Martha. Ano po ang sabi dun sa verse 2 ng tungkol kay Martha? Sabi niya, Martha served. And whenever you encounter the name Martha sa gospel records, consistently, yung pong pagpapakilala sa kanya. Nagluluto, nagsisilbi. And that must be her joy na kanyang ginagawa. E dun sa record ng Luke, one point in time, dumalo si Jesus sa kanila. Nako, aligaga si Martha sa kusina. Luto rito, luto roon. Tapos talagang, at si Maria naman, napansin ni Martha. Si Martha ho nakapansin, napansin ni Martha. Nakaupo lang sa may paanan ni Lord Jesus. Sabi nga ni Martha kay Lord, Lord, sabihan niyo naman si Maria, tulungan naman ako rito. Paupo-upo lang po. Tayo ngayon, hindi yung paupo-upo eh. Patayo-tayo ka lang dyan, magtrabaho, gumawa ka nga dyan. Yan. Nakatayo naman. Kaya lang, tuod, poste, wala namang ginagawa. Mabuti pa, maupo ka na lang. Pero alam po natin ang mga tamang pakahulugan sa mga salitang iyon. Pagka naupo sa paanan ni Jesus, nag-aaral. Merong ginugustong matutuhan mismo mula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Eh si Martha, napagkamalan siyang sobrang aligaga. Kaya akala natin, yung merong mas, sabi nga ng Panginoon, yung ginawa ni Maria, parang mas mahalaga kaysa ginagawa ni Martha. Pero ang katotohanan po, yun ang passion ni Martha. At hindi po basta nabaliwala iyon ng ating Panginoong Jesus. At alam natin, magkakaiba-iba tayo ng kakayahan, ng kaparaanan, ng pagpaparangal sa ating Panginoon. Ang malungkot ay yung meron kang kakayanan, meron kang kaparaanan na bigay sa'yo ni Lord, hindi mo ginagamit. Hindi mo ginagawa. Hindi ka nagbibigay parangal sa iyong Panginoon. So, dito po mga kapatid, pinarangalan ni Martha si Lord Jesus by doing what she loved to do. What she knew best. Cooking and serving. Nakaranas naman siguro kayo kahit sa loob ng mga tahanan ninyo, hopefully paminsan-minsan lang kung naranasan naman, nagluluto, hindi magkasundo sa kalooban ng mag-asawa, makaganti mo lang sa luto ni Mrs. Alatan. O kung yung kabaligtaran, kung alam ni Mrs. na hindi mahilig sa maanghang, naku, dadagdagan ng garlic powder at kung ano pa. O kaya po, basta, ano, at kung magsisilbi naman, kahit na mga plastic ang gamit na pinggan at kung ano, talagang kumakalansin. Yung plastic, kumakalansin. At yung lamesa, no, meron naman pong parang pad na cushion na wala pong kalampag na marinig. Abay, parang wala pong tapete. Alam niyo yung tapete? Tama ba yung Tagalog ko, tapete? Yan. Minsan no, yung Tagalog ko, ako lang nakakaintindi, mga kapatid. Ito ang maganda naman. Naisip ko lang po, no, habang naghahanda ko, sa pagkilala nila bilang kaibigan, the Lord Jesus at saka itong magkakaibigan, particular kay Martha, bilang kapamilya na maituturing, gano'n na kaya kagamay ni Martha ang Panginoong Jesus tungkol sa pagkain? Ano kaya ang paboritong ulam ni Lord Jesus? Kada pagkakataong magpaparating, dadaan si Lord Jesus diyan. Ano kaya ang kagad mapapaisip ni kay Martha na iluluto? Kung ano man yun, gagawin at gagawin ng buong sikap nitong si Martha. Kaya nga siguro, naisip ko lang po ulit, kaya nga siguro,
papunta o pauwi galing sa Jerusalem, bawat paglalakbay po ni Jesus, kung ilan man yon, tiyak dadan at dadan sa Betanya, kina sa magkakapatid na ito. Dahil alam niya, yung paborito niyang ulam, luluto. Babubusog todo. At kung uso-uso po mga master chef ngayon, si Martha, isang may tuturing sa hanay na yan. And she cooked from her heart. From her heart. May art at from the heart. May art from the heart. Gets nyo? Gets nyo yun? Hindi ko bilang Kapampangan ako. Ho. May arte. Yan. At mula sa puso. Yan. How about kay Lazaro naman? The same verse. Sabi ng verse 2, Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Aba, nakaupo si Lazaro doon sa dulang kung saan kakain sila. Reclining at the table with the Lord Jesus. Ano kaya? Tamad kaya si Lazaro? Inintay na lang makaluto si Martha at isa-serve na, kakain na lang siya. O kaya, pasintabi sa mga kapwa ko lalaki, merong hanggang ngayon umiiral na maling kaisipan ng mga ilang mga kalalakihan sa atin. Yung ganong bahagi ng buhay pamilya, pambabae lang daw nagawain. Kusina, pambabae lang daw yun. Tanongin niyo si Pastor Ness, hindi siya papayag. Mali. Mali kayo sa pananaw ni Pastor Ness. Kaya lang hindi ko pa naranasan yung pruweba niya. Kung tutusin po, may pagkakataon, kundi man sa lahat ng lalaki, marami lalaki, mas masarap magluto sa mga babae. Kung tutusin lang po. Huwag niyo akong balibagin ang inyong mga. Huwag kayong magagal. Relax, relax lang. Relax, relax lang. Pero mga kapatid, napakahalaga din po yung paraan ng pagpaparangal na binigay ni Lazaro kay Lord Jesus. Tandaan nyo, back in verse 1, ito pong pagkabanggit kay Lazaro, sabi, Jesus arrived at Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Maring i-connecta po natin yung sinasabi dito sa verse 1, kung bakit nakahanay po si Lazaro dun sa reclining at the table with the Lord Jesus. Yung ika nga po yung mas personal, mas intimate na ugnayan, pwede pong nahayag dito, mga kapatid, sa pagitan ni Lazaro at ni Jesus. At tandaan po ninyo, napakatindi nung naging epekto nung pagkabuhay muli ni Lazaro dun sa chapter 11. Because, mag-imagine lang po tayo, posible kaya na habang nandun po sila sa mayhapag, nag-uusap-usap sila, at ginugusto ni Lazaro pasalamatan si Jesus sa ginawa niyang kababalaghan. The least we can expect na pwede manggaling kay Lazaro, Lord, salamat at kayo nakadalo dito sa amin uli. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Talaga po naman. Alalahanin natin. Napaka-significant po nung ginawa, yung sinabi ng Bible na hinintay pa pong makalipas ang apat na araw ni Jesus bago puntahan si Lazarus. Apat na araw pong nakalibing na. At sa kaisipan pong mong Hudyo, mga kapatid, in their time, pang-apat na araw, ang isang pagsisiguro, patay na nga yung may sakit. Yung pong isang legal and ceremonial meaning behind the 4 days na patay na nga si Lazaro. Ididiklara po sa kautusan ng mga Hudyo in the Old Testament, patay na nga ito. Now, tingnan niyo po ito, mga kapatid. Kung alam na alam ng panahong yon, napahayag kay Jesus may sakit si Lazaro at pumunta. Tiyak po, pagagaling ni Jesus. Kaya nga nung dumating na nga, finally siya, magkasunuran si Martha, si Maria, Lord, kung nandito lang kayo, disin sana'y di namatay ang aking kapatid. Para may panumbat pa. Pero alam niyo po, sabi nga doon sa Just Give Me Jesus na aklat, pag-aaral sa aspetong ito, talaga pong napakatindi ng katotohanan. And we might miss the point kung nangyari. Alam niyo po, kung dumating na nga si Jesus,
upon knowing na may sakit si Lazaro ng kanyang kaibigan, pagagalingin niya. Tapos na ang kwento. Pero tingnan nyo, pasintabi sa salta, hinintay pa niyang mamatay. Pambira naman si Lord. Hinintay pa niyang mamatay bago siya pumunta. Pero puno ng damdamin ho. Jesus wept. Sabi niya kay Martha at kay Maria, alam niyo mga kapatid, eh kung ako'y pumunta kagad, pagagalingin ko ang inyong kapatid, walang. Yun ang inaasahan niyo sa akin. Gagawin ko naman. Pero higit na dakilang bagay ang gustong gawin ng Lord. Yung patay, bubuhayin muli. Hindi po mangyayari kung pinagaling lamang siya sa kanyang karamdaman. At mga kapatid, sabi siguro ni Lazaro habang nandun sila sa pagkainan, Lord, maraming salamat po. At siguro kung hawak-hawak ng Lazaro ang kamay ni Jesus, talagang todong higpit na nagpapasalamat sa Panginoon. Gaano ka mapagpasalamat kay Lord, kapatid ko, sa Panginoon? Itong mga pinagdadaanan natin ito, meron ka bang nakikita kahit na sa paningin mo, sa palagay mo ay parang malabulabong pananaw na bagay pa rin may pagpapasalamat kay Lord? In everything, give thanks, sabi ni Pablo. And then, ang sabi naman kaya ni Lord Jesus kay Lazarus, Brad, gusto kong ibulong sa ito. Malimit, pagka gusto mo mag-share tungkol sa akin, bibigang gagamitin mo. Pero huwag mong kaliligtaan sa nangyari sa iyo. Your life speaks about your God. Gentlemen, ladies, I solemnly tell you by the word of God, your life, my life, speaks about who our God is. Bawat salitang lumalabas sa bibig natin, bawat nala pinapasok natin kaisipan sa ating mga utak, bawat sumasalob sa ating mga damdamin, all speak about our God. Your life, my life, speaks about our God. Kaya nauso po sa evangelism yung idea, hindi lang po proclaiming, kundi demonstrating by the life. Magkatambal po yung buhay at bibig. Hindi po magkaiba yung sinasabi ng bibig doon sa nakikitang estilo ng buhay. Dahil walang saysay po yun. Walang mangyayari doon. At sabi ni Lord Jesus, yung buhay mo, matinding patotoo para sa akin. Oh, how I pray na maging alalasaro din tayo sa isang banda. Developing and allowing yung ating intimacy kay Lord, yung ganong kadikit sa Kanya, reclining on the table with Him. Eh kay Maria naman kaya, mga kapatid, naku, talaga, matindi po ito, matindi rin po ito. Kakaiba, in a way, ang ginawa po niya kasi, hindi natin basta aasahang gagawin. Going beyond what others could have done. Verse 3. Sabi po, then Mary took a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped His feet with her hair. Pansinin po natin ilang bagay. Una, naniniwala tayo, Mary gave her best sa ating Panginoong Jesus. She gave her best to the Lord Jesus. Pinagandaan po niya ang pagkakataon na yun. Nag-ipon po siya para pambili ng isang mamahaling pabango. Nasabi nga po ng mga commentaries natin, yun lang lalagyan, yung sabi sa English, alabaster jar. Pati po yung mahal na. Di ba may mga regalo tayong dapat na ibinabagay sa yung pambalot natin ay binabagay ito sa laman. Ha? Nakakita ka na ba nakasupot na gawang supot na mula sa dyaryo ng isang mamahaling? Hindi po. Binabagay po doon sa laman yung gift wrap o kung ano pa. Alabaster jar. May halaga na po yun. So ibig sabihin po, mahal talaga to. At ang sukatan po, baka sabi ay halaga katumbas po ng isang taong sahod. O kayo na pong
mag-convert noon sa ating panahon ngayon. Ganun po siya kamahal. Mary gave her best. Napakamahal. Pero ang pinakam talagang kahulugan sa likod ng kamahalan nitong regalong ito na binigay ni Maria nando sa verse 7. Sabi ng verse 7 and 8, "Leave her alone," Jesus replied. "It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me." Ang pinakasukatan po dito, mga kapatid, yung pong sobrang kamahalang pabangong ito. Sabi, binigay nilaan ni Maria para sa pagkaburol, pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Naalala nyo yung inaalala natin pagka Pasko, yung regalo po ng mga pantas galing sa silangan. Gold, frankincense, and myrrh. Kung di ko nagkakamali, yung myrrh doon, isa po doon sa may kaugnayan po dito sa paglilibing na. Ito pong mabangong pabango na to. Exads na. Pantakip po ng baho o ng kabulukan ng namatay. Halimuyak pa rin po ang dapat na magimabaw. Yung pong idea, may pagtotoo ng pansin sa mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. At mga pinakaibig, ganun-ganun po ang konsepto. Sabi natin kanina kay Lazaro, buhay mo, buhay ko, speaks about your God. Kay Maria, pagpapatuloy po. Para mangyari po yung sinasabing, buhay mo ay nangungusap tungkol sa Diyos mo, tama ba ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesus? Malinaw ba sa iyo yung alalahan natin itong Semana Santa? Do you have already a personal relationship with the Lord Jesus Christ? Baka, meron tayong mga amoy. Pakiamoy mo nga yung katabi mo kung amoy bagong paligo ba o kahapon pa? Mainit na nga ako ngayon eh. Konting ano lang, pawis ka na, no? Kaliligong pa lang, amoy pawis ka na naman. Anong amoy mo? Anong halimuyak ang nanggagaling sa iyo? Yun po, mangibaw pa rin po ang mabango na samyo. At yung pong ginawa ni Maria, kapatid ko sa Panginoon. Minsan, napipintasan pa rin po tayo sa kabila ng tayo nagsasabing, I offer my best to my Lord. Matanong ko lang po, how much do we love the Lord Jesus? Nung ibuhos po ni Maria, ito po, with total abandon, inisip ko po, pinakahulugan ko po doon, ubus-ubusan talaga, sagad, talagang sa huling patak, todo, binigay. How much do we love our Lord? Are we giving Him our best? Kanina sa pastoral prayer na banggit, yung mga bata, merong pipiliin si Lord diyan, tatawagin maging pastor, maging misyonero. Are we, mga kapwa kong magulang, are we open to that fact? Are we willing to give our children for the ministry? O baka hindi na usong bokabularyo sa maraming magulang yung ngayon ito? Anong pangarap mo sa iyong mga anak? Anong inakala mong sabi mo, my best para sa aking anak? Magtagumpay siya sa ganunong larangan. How about yung pagtawag ng Panginoon upang mahanay siya sa mga lingkod niya? Are we open to that? How about pati na yung sa pagkakaloob? Pati na sa pag-ikapo, yung madalas nating pabiro, pagdating na po dun sa panahon ng announcement sa pagkakaloob at pag-ikapo, nako, sa isip man lang natin, baka hindi na sasabi sa bibig, napapanako po tayo. Sa halip na ikapo, naku po, eto na.
Pangalawa, kay Maria, she humbled herself to honor the Lord. Doon po sa aspeto, sabi niya, she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. Mga kapatid, sa ugaling Hudyo, hindi po basta nilulugay ng babae ang kanyang buhok sa publiko. Kasi po, turing ng mga salita, sa mga komentaryo mabasa natin, yun daw pong buhok ng mga babae, that's their glory. Kaya, hindi siguro sa kultura natin, hindi masyado sa kultura natin, pero may mga kultura po sa mundo kahit ngayon, yung magpapaayos po sila ng buhok nila, buwan na nga abutin bago paliguan yan. Gusto lang manatili pong ganun, ng ganda sa kanilang mga buhok, ayos. Kaya, paligo mula sa mukha hanggang baba. Pero yung buhok nila, isang linggo, isang buwan. Huwag nyo lang lalapitan at maamoy, baka kung mahilo pa kayo. That's their glory for the ladies, for the women. Eh, kay Maria, anong hiya-hiya? Nilugay niya ang kanyang buhok. Pagkatapos na ibuhos yung ungwento na yon sa paanan ng ating Panginoon, pinampunas po niya yung kanyang buhok. That speaks of humility. Kababaan, Lord. Humility. Hindi niya intindi kung anong sasabihin ng ibang tao. Basta sa kanya, inoffer niya kay Lord. She was humble before her Lord. Minsan, apektado tayong mabuti sa sinasabi ng ating kapwa. Pati na sa ating paraan ng pagsamba kay Lord. Sabi nga po ay, baka kung di tayo maingat, we might be accommodating yung konsepto, not, sabi nga po ay, yung bang tipong ipapalagay natin, not offensive to the lost. Baka wala na tayong mahikayat, makapunta sa worship. Dapat not offensive to the lost. Teka muna, ang pagsamba kay Lord. Hindi po yung kung anong gusto lang. So, ang idea, mga kapatid, let us humble ourselves. Hindi po nilinta ni Maria. Mary gave up her pride without respect for what others thought. In humility, she was honoring her Lord. Alam niyo po, kung kilala natin si Lord Jesus, kung sino nga siya, we will humble ourselves. When we know Him, coming to His presence will be no ordinary thing. Worshipping Him, ascribing glory and honor to Him that He alone is due will not be something we do as a matter of routine. The better we know Him, the more personal, intimate, the more humbling our experience will be. Pangatlong ma-observe natin sa ginawa ni Maria, Mary worshipped despite criticism. At si Judas, kumbaga, spokesperson ng grupo pagdating sa larangan ito, pagdating sa kaperahan, sa Judas na yon. Judas. Sabi ng verse 4, but one of his disciples, Judas Iscariot, butin lang, binigay po yung, kumbaga, surname. Pwede marami mga Judas, pero ang particular po, Judas Iscariot, who was later to betray him, yan, objected, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Ang issue po sa likod nito, mga kapatid, kung tutusin, yung usapin, worship versus waste. Aksaya lang ba ang ginawa ni Maria? Sa pananaw nila ni Judas, aksaya. Kasi sabi niya, kung sana ipinagbili itong mamahaling pabangong ito, pagkatapos yung pinagbilhan ay ipamigay sa mahirap. Di ayos, ganda, nakapag-ayuda pa tayo. Matindi po yung sinabi ng Panginoon. Hayaan nyo siya.
Yung mga may hirap, laging kasama nyo. Pero kung hindi nyo ako makakasama, palagi na. What is more important in our hearts, in our minds? What is more permanent sa atin? Minsan napagbabaliktad natin yung dapat ay permanente, pero sa ating tingin ay pansamantala lang. Yung pansamantala, aba, nagiging permanente, napagbabaliktad natin. Yung po ang panglito ng mundo sa atin, mga kapatid. Pagka pinagpalit natin ng ganitong pagtitipon sa ibang mga pagdiriwang, dahilan ng pag-celebrate, delikado. Ang mundo pwedeng magsaya. Sunod-sunod po yung mga international artists natin, mga mangawit galing sa ibang mga bansa, pumunta dito sa atin. Buti na raw si Sarah ay nakasingit po, ano na po, sold out ng tickets sa kanyang concert na gagawin. May pa. At dumaan na po, maraming mga international artists. Pwede magdiwang. Pero yung dahilan ng pinagdiriwang, baka nami-miss natin. Sobrang saya tayo, nakikisaya tayo sa mundo, but what about Jesus? Baka po malungkot naman siya. Nami-miss kanya. Do you miss Him? Ang totoo po, nothing that we offer to God is waste. Nothing that we offer to God is waste. Tingin natin, itong ganitong mga bagay ay parang waste of time, waste of money, waste of our best, but just the same, worship. Kahit anong sabihin ng sino pa man, worship. Sumamba ka pa rin, sambahin pa rin siya, bigyan pa rin siya ng parangal. Sumunod ka pa rin sa sinasabi ng kanyang salita, kahit na ang tingin sa'yo ng mundo ay parang, ano ba naman yan? Biblia na lang ng Biblia. Hindi po pwedeng ganoon, kapatid. Kasi, sabi natin, ang isang pilit na inaagaw sa atin ng COVID-19, yung pagsasama-sama, yung worship, together. Pagkatapos ay gugustuhin natin na i-revise, ayusin ang ating quote-unquote pagsamba para welcome ang lahat. Batay ka muna. You remember yung akin na i-share sa inyo a few years back, 2-3 years ago, under the showers, sabi ni Lord, do not alter the altar. Do not alter the altar. Let the church be church. Let the church be church. Kapatid, hinay-hinay. Hinay-hinay. Ayaw mapaiwan si Lord sa atin. Kasama natin siya. At alam niyo po, itong bagay na to, kung tutusin, nakakahawa. Tingnan niyo, yung di binasag po yung lalagyan, binuhos po sa paanan ni Lord. At tapos po, inilugay po yung buhok ni Maria, pinampunas po ng mga paa. So, napuno po ng pabango, paa, ang buhok, ang mga kamay ni Maria. Tapos ang sabi ng last part ng verse 3, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Particular, kamay, paa, buhok, pero in general, the whole house was filled dun sa pabango, sa halimuyak ng pabango, the fragrance of the perfume. Kung ikaw mismo, in particular, nagdadagdag ng halimuyak sa iyong Panginoon, pag nagsama-sama pa tayo, naku, tindi po yan. Aabot po yan. Aabot po yan kung hanggang saan. At maging sa larangan ng pagmimisyon, pwede po natin i-apply yan. Yung sobrang pagtitiwala sa atin ng Panginoon, let us not just take that for granted. Maniwala po kayo sa simple at matinding mga kaparaanan. Tayo na nga po ang kumbagay, parang dumarating na lang po sa atin ang connect ni Lord. Kahapon, doon sa Doña Petra, abay, sila pong nakaalam ng mga ginagawa natin kung saan-saan. Sa Tumana and all. Meron siyang church dyan sa San Roque. Nakipag-ugnay sa atin. At nagpakain po ng mga bata doon sa lugar. At maring yun na po ang simula. Kahit na sa kanila, paminsan, pero sabi nga namin sa kanila kahapon,
abusuhin namin ang inyong kabaitan. Ulitin, ulitin. Tapos meron pong isang foundation na pwede pong makipartner ulit sa atin. Feeding para sa mga malnourished at saka tutorial. May pagkakatiwala po si Lord sa atin. At meron po tayong pwedeng dalawin na isang grupo sa Mekeni, kay kaming kay lugar mi, kay Pampanga. Eh maring you know, binubungad ng Panginoon sa atin. Makatulong po tayo. Here and there, everywhere. Kapatid ko sa Panginoon, nakakahawa. Nakakahawa. And gamitin ko na pong conclusion and challenge ang bagay na to. Dumadaan po tayo sa pagsasaayos ng ating mga gawain. Kumbaga, pagbabalik sigla, to say the least. Hindi po lamang yung dati natin ginagawa, kung may balik na nga po ba, o kaya baka po mapalitan ng ibang kaparaanan, pero the same layunin, the same concept, inaayos po tayo ni Lord. Maring hindi po agad-agaran, pero yung pagtingin po niya sa atin bilang mga instrumento niya, mga kapatid ko sa Panginoon, yun po ang magiging tulak sa atin upang mapangyari ang kalooban ng Panginoon. Salamat po sa Lord sa unti-unting pagluluwag ng COVID-19 restrictions. Kaya nga po, tamang-tama yung salitang revenge. Hindi lang dahil galit ka at gusto mong gumanti, kundi babawi, pagbawi, mga kapatid. At ngayon nga po, magsama-sama tayo. Magkaisa tayo sa pagharap sa mga pwedeng binubulong o sinisigaw na sa atin ng ating Panginoon by His Word. Bakit sa mensahe kada linggo sa likod ng pulpito ng Diyos na ito ay nakatuon ang ating pag-aaral tungkol sa sino si Lord Jesus at anong kanyang naging ministeryo, anong kabulan nito sa atin ngayon? We want to center on the Lord Jesus sa ating mga pag-aaral. At sana nga po, sa lahat ng ito, ang halimuyak ni Lord, ang siya pong maamoy mula sa atin. At siya pong maging, di po ba pagka nakaamoy tayo ng napakabangong samyo, talaga naman, ano, hahabol-habulin natin. No? Ayaw natin makalayo-layo dahil alam natin, hamong yung baliktad. Ibang amoy mo. Nandun ka. Oy, kumusta? Kakawain na lang. Layo. Kasi nga po, baka ibang amoy. Manalangin tayo. Ama, salamat po. Dahil sa mga pangyari na katala sa iyong salita, sa nangyari sa inyo, may kabuluhan, may dating sa amin. At salamat, nangungusap po kayong patuloy. May we be sensitive to your teachings. May we grow deeper to our relationship with you. The being and the doing magkatambal sa aming ugnayan sa inyo. Pinagpala niyo po ang inyong salita sa aming mga isip at kalooban. In Jesus' name. Amen.